negosyanteng misis, ngayon gagawa tayo ng mango ice cream na pang negosyo. At syempre, i-share ko sa'yo yung recipe, yung costing, yung price, kung magkano natin siya po pwedeng maibenta. At i-check mo yung description dito sa baba dahil nandun yung full ingredients at yung costing. At syempre, meron din dyang timestamps. My name is Nina Bacani, ang iyong negosyo mami. Kung bago ka sa channel na to, i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba at i-hit pa yung notification bell para updated ka sa mga negosyo recipes natin. Tara, simulan na natin! Para sa first step ng ating mango ice cream, syempre, kailangan meron tayong 4 packs ng all-purpose cream. Ang gagawin natin dito is i-chilled muna natin. Ayan. Tapos, i-whisk natin siya. Ilalagay natin siya sa mixer. Kung wala kang mixer, whisk lang mano-mano. Pwede naman yun. So, mas maganda kasi na ilalagay natin siya sa chiller or sa freezer muna. Chilled muna natin siya para mas maganda yung cream niya later, no? Do-double yung kanyang cream. Ayan yung mango ice cream na gustong-gusto ng mga kids. At syempre, pwede mo rin tong ipagawa sa kanila para meron din silang extra na pagkakaabalahan at the same time extra na negosyo, 'di ba? Suportahan natin ang mga kids. Yan. So makikita mo naman 'no na nag-double yung size niya. See, para na siyang stiff. Yan. After ito eh 5 minutes na minix natin in high speed. At syempre, after nyan, ilalagay naman natin muna yung ating 1 can ng Alaska Evaporada. Ay, Alaska Condensada. At 1 can ng Jersey Mango Creamer. Para may lasang mangga siya. Pero hindi ko talaga siya pinupuro ng puro Jersey lang. Kasi hindi ko po masyadong matapang kasi ito eh. So, kailangan balance siya ng lasa at yung tamis niya. So, i-an ulit natin. Speed ulit natin siya. Pero ito, ano lang, hindi siya naka-high, no? Mamaya na natin siya i-high, mga 1 minute. So, maglalagay tayo ng 1 cup ng evaporada. Pero ako, nilagay ko siya, kasi di ba may mga natira pang mga gatas dito, kondensada. So, nilagay ko siya doon para ikanaw. So, ilalagay natin dito sa mixture. Yan. Tapos dito sa kabila, no, naglagay din ako. Basta 1 cup lahat. Hinati ko lang siya para dito sa mga condense. Yan. Okay. Pag na-blend na siya dito, smooth na yung texture niya. Yan. Patayin muna natin. Yan. Patayin muna natin pag smooth na yung texture niya. Yan. Ang creamy. Pero syempre, hindi pa yan tapos. Lagay muna natin dyan. Dito naman tayo sa kabila. Okay, eto naman tayo ngayon, yung syempre ang ating main ingredient, yung ating mangga. Meron ako ditong 5 mangga. So, medium size lang siguro yan. Diba? Depende po sa pagkakabili nyo at pagkakabili ko yung presyo ha. So, akin ginamit ko is 5. More than 1 kilo to. So, iyan natin siya. Babalatan muna natin siya. So, ripe. Ang gagawin ko dito is para makumpleto yung ating mixture, no? Is kailangan gusto ko kasi maglagay ng tunay na mangga sa ating ano ice cream. Ibig sabihin, 'di ba yung minix natin kanina is mga kondensada, no, na tapos may mango flavor. Gusto ko meron ka din talagang tunay na mangga na malalasahan dun sa cream natin. So, lalagay ko siya doon. Ito kasi gagawin kong cubes, yung iba pang tatapping. Okay, so nabalatan natin lahat. Ngayon kukuha ako ng 4 pieces. Gagamitin ko kasi is yung food processor kasi gusto ko meron parang bits or something na ayoko siyang i-puree. Kaya gusto ko meron pa rin na natitikman or nadadama. So gagamit ako ng blade. Yan, galing dito sa food processor natin. So, kung wala ka namang food processor, okay lang yan. Kasi pwede ka namang, pwedeng gamitin mo yung pangkaskas ng cheese or yung pang sa buko, di ba? Pang kayod ng buko. Okay. Ayan.
So, madali lang. Ayan, para siyang ano, di ba? Para siyang puree, pero hindi siya puree kasi meron kang matitikman dyan ng mga ano, ayan o. So, may mga hibla-hibla. So, yun yung gusto kong ma-achieve. Lagay na natin siya ngayon dun sa mixture. Okay, para walang tapon or walang sayang, di ba? Itong mga buto, meron tayong 5 buto, iladadagdag natin dito sa ating mga bits na ginawa para mas malasa. Yan yung ihahalo natin dun sa ating ano, cream. Make sure malinis po yung kamay, no? Or gumamit ng gloves. Ako, naghugas ako ng ilang beses. Kung meron kang request na recipe na gusto mong i-costing natin, gawa natin ng video, yan. Pwede mong i-comment dito sa video na to. At syempre, shout out po sa mga nag-request ng mango ice cream. Ito is isang request din sa atin, no? Okay, this is it. Ilalagay na natin yung ating mango. At ipapaikot lang natin siya ng mga 1 minute lang. Papatayin na natin. Yan, after 1 minute. At titingnan na natin siya. Okay. So, pwede na natin siyang ilagay sa kanyang lagyan. So, dito natin siya ilalagay sa 100 ml na ice cream cup. Ayan. Siyempre, no, para madali natin ma-dispose or maibenta. Tingnan natin kung ilan yung magagawa natin. 100 ml, pwede mo itong bili sa palengke or sa mga supermarkets. Okay, tingnan natin. Magagamit muna ako ng 1 half cup para dito sa ating cup, no? Na paglalagyan. Yun, sakto-sakto. Stackle na natin lahat. At syempre, kung parang feeling mo helpful din sa'yo yung mga ginamit ko, like tong mixer, yung food processor kanina, no, pwedeng-pwede kang mag-inquire sa Jay's Kitchen Appliances. Ayan, pwedeng-pwede mo i-check yung link or i-click yung link ng Facebook page dito sa description ng video. Ayan. So, mong ma-achieve yung ano, yung parang may hibla ng mangga, 'di ba, dito sa ating ice cream, no? Siyempre, para maging doble or triple yung fluffiness ng ating mixture. So, nakagawa ako ng 38 cups. Makikita mo yung cups natin, di ba, puno. Siyempre, lalagyan pa natin yan ng toppings. Andito yung mga, di ba, sa 5 na mangga. So, nandito yung mga pisngi ng 3 mangga. So, yun yung hahatiin natin at iku-cubes natin yan at itatoppings natin dun sa mga ice cream natin. Yan. So, yung mga cubes na mangoes natin, katulad kanina, gumagamit ako ngayon ng 1/2 tablespoon na para ipang toppings, no? Depende sa'yo kung anong gusto mong laki ng pang-toppings. Pwede ka kasing mag-toppings ng slice. Ikaw, kung anong gusto mong i-design dyan, pwedeng cubes na medyo malaki, pwedeng cubes na ganito maliit, or mas maliit pa, di ba? So, anything naman. Yan. Tapos, yung mga natira, i-balance mo na lang sa mga feeling mo, napagkaitan ng blessing. Kaya nga, di ba, may kasabihan tayo na share your blessings. Para sa costing naman ng ating mango ice cream, ayan, nakagawa tayo ng 38 cups, 100 ml na ice cream cup yon. At syempre, ang puhunan natin dyan ay 526 at pwede natin yan mabenta from 28 pesos up to 30 pesos. Depende po sa market ninyo. Syempre, titignan mo rin dahil sabi ko nga, diba, iba-iba yung presyo ng pagkakabili natin ng mga ingredients, lalo na sa mangga dahil napaka-seasonal niyan. Merong mangga na mura dyan sa area nyo, pwede mong babaan yung presyo mo kung gusto mo. Meron naman mahal, diba, basta yung sa tingin mong hindi ka naman malulugi. At syempre, kung 28 pesos ang benta natin dyan,
times 38 cups. Ayan. And equals 1,064. Ililess natin yung 526 na puhunan natin. Ang magiging tubo natin dyan ay 538, at magre-range din yan kung 30 pesos naman magre-range ang tubo natin or kita natin hanggang 614 pesos. Ayan. Kung naging helpful sa'yo itong video na to, i-check mo pa itong video dito ng aking Mango Float na pang negosyo din. At syempre, i-like, i-thumbs up, at i-hit yung notification bell para updated ka sa mga negosyo recipes natin.